Magandang araw mga kapatid, welcome po sa ating panibagong video ng FYI for this month of September na pinamagatang The Peace of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Ano nga ba ito? Una, ito ay pinagdiriwang bawat taon tuwing ikawalo ng Setyembre. Pangalawa, ito ay ang kapanganakan ni Maria na ina ni Jesus. Pangatlo, ang debosyon sa kawalang sala ni Maria bilang Marian ay malawak na pinagdiriwang sa maraming mga kultura sa buong mundo. Kadalasan kaugalian ang simbahan na ipagdiwang araw ng kapistahan ng isang santo sa petsa ng kanilang kamatayan dahil ito talaga ang kanilang Dei Natalis. Dei Natalis, ano nga ba ito? Ito ang araw na nanaalala bilang kanilang pagsilang sa walang hanggang kaligayahan. Gayunman, si Maria pumasok sa mundong ito na walang kasalanan sa pamamagitan ng pribilehiyo ng Immaculate Conception at bilang firstborn of the redeemed. Ang kanyang kapanganakan ay isang sanhi ng labis sa kagalakan dahil ito ay tinuturing na the dawn of our salvation. Tulad ng sinulat ni Papa Paul VI sa dokumentong Marialis Cultus o Marian Devotion noong 1972. May simbahan tayo sa Pilipinas na ipinangalan na rin dito. Ito ay ang Nuestra Señora de la Natividad de Pangil, ay isang simbahang Romano-Katoliko sa Natividad Pangil, Laguna, Pilipinas. Ang rebulto ng buntis na Birheng Maria, o lokal na kilala bilang Nuestra Señora de la O, ay sinasabing regalong mula kay Haring Carlos III ng Espanya. Ngayon naman po mga kapatid, ay dumako tayo sa kasaysayan ng selebrasyon na ito. Walang sanggunian sa gradong kasulatan tungkol sa pagsilang ni Maria na ang nalaman tungkol sa kapanganakan ni Maria ay matatagpuan sa Apokripa. Higit sa lahat, ang Proto-Evangelium ni Santiago na napetsahan ng mga historiador bago ang 200 AD. Ano nga ba ang Proto-Evangelium? Una, ito ay isang tambalan dalawang salitang Griego, ang protos na nangangahulugang una at pag-ebanghelyo na nangangahulugang mabuting balita o ebanghelyo. Pangalawa, ito ay ang pahayag ng Diyos sa ahas sa halamanan ng Eden tungkol sa kung paano durugin ng binhi ng babae ang ulo ng ahas. Ano nga ba apokripa? Ito ay mula sa Greek na apokryptein na ang ibig sabihin na ay upang magtago. Ito ay isa rin panitikang biblikal, gumagana sa labas ng isang tinanggap na canon na banal na kasulatan. Ang pinakamaagang dokumento na ginugunita ang kapistahan ito ay nagmula pa sa ika-aring na siglo. Pangkalahatang pinaniniwalaan ng kapistahan ito ay nagmula sa Jerusalem dahil merong katibayan sa ikalamang siglo na isang simbahan na nakatuon kay St. Anne na matatagpuan naman sa hilaga ng templo sa kapitbahayan ng Pool ng Bethesda. Si Sophronius, ang patriarka ng Jerusalem, ay nagpatibay sa taong 603 na ito ang lokasyon ng kapanganakan ni Maria. Matapos ang konseho ng Epeso noong 431 AD, ang debosyon sa mahal ni Birheng Maria ay lumago na malaki. Ito, nasamahan ng impluensya ng Apokripa, ay maaring isang kadahilanan sa pagtaas ng popular na debosyon ng mga tao kay Maria. Pangkalahatang pinaniniwalaan na ang petsa ng Setyembre 8 ay pinili upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Maria. Mula na magsimula ang taon ng sibil sa Constantinople noong Setyembre 1. Naniniwala ang mga scholar na ang petsa ito ay napili dahil simbolo na ito ang simula ng gawain ng kaligtasan na dapat gunutain malapit sa simula ng bagong taon. Ang solemnidad ng Immaculate Conception ni Maria ay naayos na sa kalaunan noong Disyembre 8, siyam na buwan bago ito. Ang araw ng pestahan na ito ay pinakilala sa Roma mula sa silangan simbahan sa ikapitong siglo. Ang Siro Sicilian Pope St. Sergius I na naghari mula 687 hanggang 701 ay nireseta ang isang litanya at tradisyon na maging bahagi ng pagdiriwang lang lituriko sa araw ng kapistahan na ito. Isinulat ni Paseus Radbertus, 1860, na ang kapistahan ng kapanganakan ni Maria ay pinangaral sa buong universal na simbahan
at ito ay naging isang banal na araw ng obligasyon para sa kanluran ng taong 1007. Ano naman ang mga tema nito? Ang pangunahing tema na nakalarawan sa pagdiriwang ng liturgiko sa araw ng pistahan na ito ay ang mundo, ay nasa kadiliman ng kasalanan at sa pagdating ni Maria ay nagsimula ang isang kislap ng ilaw. Ang ilaw na lumilitaw sa banal na kapanganakan ni Maria ay nagpapahayag ng pagdating ni Kristo, ang liwanag na mundo. Ang kanyang kapanganakan ay ang simula ng isang mahusay na mundo, Origo Mundi Melioris o Origin of a Better World. Ang antiphon para sa Cantica ng Zacharias sa pagdarasal sa umaga ay nilahad ang mga damdaming ito sa sumusunod na paraan. Ang iyong kapanganakan o birhen na ina ng Diyos ay nagpapahayag ng kagalakan sa buong mundo, sapagkat mula sa iyo ay lumitaw ang maluluwalhating araw ng hustisya. Si Kristo na ating Diyos, siya ay pinalaya tayo mula sa matandang sumpa at pinunong tayo ng kabanalan. Sinira niya ang kamatayan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawang pagbasa ng opisina ng pagbasa ay kinuha mula sa isa sa apat na mga sermon na isinulat ni St. Andrew ng Crete, 660-740, sa panganakan ni Maria. Ginamit din niya ang imahe ng ilaw. Ang maliwanag at maliwanag na pagdating ng Diyos sa mga tao ay nangangailangan ay isang masiyang pasya upang ipakilala sa atin ang nakirang regalo ng kaligtasan. Ang kadiliman ay magubunga bago ang pagdating ng ilaw. Lumilitaw din ang isang pangalawang tema ng kagalakan sa buong pagdiriwang ng liturgiko. Ang simula ng antiphon sa misa ay nagsasaad, ipagdiwang natin na may kagalakan ang puso ng pagsilang ng Birheng Maria, na kanino yung sinilang na araw ng hustisya. Si Kristo na ating Panginoon, sa dalawang temang ito ng parehong paglapit ng ilaw at kagalakan na nadarama ng mga katapat ang malaking kaligayahan at maligaya na kalikasan sa magandang piging ng kaarawan ni Maria. Salamat sa pakikinig mga kapatid, and naway tayo ipagpalain ang ating mahal na Ina Maria at ang ating Panginoon. Thank you mga kapatid!